Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Batang Maynila to, Itch. Alright, pag-usapan natin. Ito pong nasa ating screen. Yan po si Win-Win Marquez. Ayan. Siya po ngayon ay isa sa mga guest host ng Generic Nate Bulaga dyan sa GMA 7. Kasama niya yung Bulutong, si Buboy, si Paolo at si Betong, yung Bulutong na yan. Kasama rin niya yung Kambal na sabi nga ng mga tao, bakit hindi nag-aaral? Bakit masyadong pinagtatrabaho ni Carmina Villarobel at ni Soren Legaspi yung mga anak, yung babata pa? Sabi ng mga tao, bakit nyo masyadong pinagtatrabaho ng bonggang-bongga yung inyong mga anak? Dapat nag-aaral. So, yan po ay ilan sa mga batikos na inaabot na itong mga nag-host dyan sa, ano, sa Generic Night Bulaga. At ito, maging si Win-Win Marquez. Na-interview kasi siya eh. So, sabi niya, siya ay pumasok nga pala. Pumasok siya dun sa, ano, sa Generic na Bulaga nung pangatlong linggo na. Tatlong linggo nang binabash etong Itbulaga, itong Generic na Itbulaga bago siya pumasok. At pagpasok niya, syempre, kasama na siya sa binabatikos. So, alam na niya na tatlong linggo nang binabatikos yung programa. Tapos, sumama pa rin siya. So, siguro, gusto niya rin mabatikos. Kasi, di ba, yung program, yung Generic Nate Bulaga, napapanood mo na eh. Imposibleng hindi mo napapanood kasi balitang-balita yan eh. Di ba? Sabi nga nung iba eh, ba't puro Nate Bulaga pinag-uusapan nyo? Hindi na kayo, hindi nyo pinag-uusapan yung bansa. Kasi, yun yung trending eh. Yun yung sikat ngayon eh. Kahit saan ka magpunta, yung pinag-uusapan eh. Lahat ng mga Marites, yung pinag-uusapan, mga barbero. Itbulaga pinag-uusapan eh. So, imposibleng hindi alam ni Win-Win Marquez na itong Itbulaga na Generic na Itbulaga ng Tape Incorporated na mga losos, imposibleng hindi niya alam na maraming bumabatikos. So, alam niya na binabatikos yung programa. Pero sa kabila nun, tinanggap pa rin niya. Hindi natin alam kung tinanggap niya o nag-apply siya. Hindi natin alam. Baka naman nag-apply. Baka walang project. O gusto lang niyang mabatikos. Kaya sumama na siya. No, pero hindi masyadong obvious yung batikos sa kanya. Kasi hindi katulad ni Paolo Contis. Kasi si Paolo maingay. Paolo Contis kasi maingay. Ito si Buboy Villar, tulonges din. Diba? So, talagang nakaramdam ng batikos at nakikita ng social media ng mga tao, itong Bulutong. Pero si Win-Win, o kung 3 weeks ng Generic bago siya pumasok, so, siguro magtutuwiks pa lang siya. Magtutuwiks pa lang siyang binabatikos. Kasi, alam niyo kahit sabihin kasi ninyo na trabaho lang. Ito, lagi na lang sinasabi, pasensya na kayo, trabaho lang eh. Kinakailangan ko magtrabaho eh. Kaya ako nasama dito. Siguro sa'yo ganun. Okay lang sa'yo na mabatikos ka o masabihan ka na wala kang delikadesa, mukha kang ganyan. Okay lang sa'yo kasi tinanggap mo eh. Kasi iba, ang dami nilang inimbita dyan na hindi sumama o tumanggi. O, kahit mag-guest eh. Yung mga artista nga sa GMA, ayaw mag-guest dyan eh. O bakit? Siguro, meron silang delikadesa. Siguro, nagrespeto sila kay Tito Vic and Joey, kaya hindi sila nag-guest dyan. O, si Alden Richards, o. Si Alden Richards, pinapag-guest lang. Sabi niya, ayaw niya. Michael V. O, yung asawa ni Drew. O, tinanong siya, kung imbitahan ka, ikaw ba ay magigis dyan sa Generic Nate Bulaga? Ano sabi niya? Ako, siguro kung papalitan yung pangalan, magigis ako. Pero kung hindi papalitan yung pangalan, hindi ako magigis. Yan ang tinatawag na delikadesa. Yan ang tinatawag na respeto. So kung sinasabi niyo na kaya kayo nandyan dahil trabaho lang, wala yun.
Wala yun. Hindi katanggap-tanggap yung rason na ganun. Ang sabihin nyo, kaya kayo nandyan, eh, mas importante sa inyo, yung alam nyo na, di ba? So ito, si Winnie Marquez, hindi ko na maintindihan, tatlong linggo nang binabati ko siyang Itbulaga, itong generic, eh, nagpunta pa rin dyan. Naging miyembro pa rin, pero kasi ang sabi naman daw niya, mga kababayan, sabi daw niya, eh ano raw, siya ay, ito, basahin ko yung statement niya. Prior kasi ako mag-guest, nag-message din ako sa mga dating host. Nagpasintabi. Nagpasabi rin syempre. Kila Bossing, ayan. Wala naman, okay naman sila. Sabi ni Win-Win. Mamaya, tingnan niya mamaya. For me, I just wanted to be in respect to them na magpaalam na mag-guest co-host ako. Ayan, kunyari, parang talaga ano. Parang hindi gusto ko naman talaga magpaalam. Gusto ko talaga magpaalam eh. Kasi ako, may respeto talaga ako sa TBJ. Parang ganun sinasabi ni Win-Win. Parang ganun sinasabi niya. Kaya kinakailangan ko magpaalam kina Bossing. Nagpasintabi ako. Pasensya na. Maingay yung bubong. Lakas ang ulan eh. Alam niyo naman itong ating studiohan. Eh, hindi po ito bulletproof. Hindi po ito soundproof. Ano lang po ito. Kaya pag may maingay, pag nag-aaway na aso, naririnig natin. Pero okay lang, basta at least malinaw yung ating audio. So sabi niya, gusto niya lang magbigay ng respeto. Nagpaalam daw siya. Pero eto, nagulat ako eh. Sabi, wala naman daw pala siyang direct contact kina Tito B and Joey. Kaya nangyari, yung kanyang pasintabi, yung kanyang pagpasabi, ay idinaan sa staff. Hindi naman pala dumirekta to kina TBJ. Doon sa staff pala nagsabi. Pwede wala rin. Anong klase yun? Kasi kung ikaw may respeto, gagawa at gagawa ka ng paraan na makontak mo yung tatlo. Kung pwede nga, kung talagang totoong ginagalang mo, nire-respeto mo, personal kang magpapakita at magpapaalam eh, sir. PBJ, baka pwede akong mag-guest ako. Kailangan ko lang. Walang budget eh. Dapat ganun. Pero yung sasabihin mo lang na ano, na nagpasabi ako sa staff, wala yun. Ano ba naman? Wala to. Kwento-wento lang pala tong Win-Win na to. Wala, hindi ka naman pala dumirekta ka na TBJ. Anong klaseng respeto sinasabi mo? Mas lalo mong hindi nire-respeto. Kasi kung talagang may respeto ka, di direkta ka dun sa mga tao na alam mo na mababastos mo pag sumama ka dyan. Eh, anong ginawa mo? Sa staff ka pa lumapit. Ibig sabihin, wala, hindi ka sincere. Hindi ka sincere. Dapat lang pala talaga ito mabatikos. Hindi ka dumirekta. Pwede naman kayo gumawa ng para, mga artista kayo. Marami kayong contact dyan. Oh, di ba? Dapat lumapit ka kay Nanay Christy. Nanay Christy, baka may contact ka doon. Oh, di ba parang nakadirekta ka? Hindi yung ganyan. Walang Diyos, sa stop ka pala nagsabi. E paano kung hindi nakarating? Oh, adi wala. So yan, kaya pala na ano kayo, nababatikos ka eh. E ngayon, sigurado madadagdagan na naman yung batikos eh. May pasabi-sabi ka pa nang nagpasintabi ka. Nagpasabi ka, yung pala, hindi naman pala doon sa tatlo. Nagpasintabi ka pala, nagsabi ka doon sa stop pala. Oy, Pep, ayusin niyo yung report ninyo. Kasi ito, Pep, itong binabasa ko eh. So, ayan. Bahala. Gusto pa naman kitang ano, saluhin para at least mabawasan yung basher mo. Yung pala, ano pala, hindi ka naman pala nagsabi. Sa staff ka pala nagpasintabi, hindi dun sa tatlo. Eh, wala ito.